napigilan natin ang bulusok pataas ng presyo ng mga basic goods. Ang ating inflation rate ngayon ay 2.8%. Noong nakaraang taon ay 2.3%. So bahagya lamang na tumaas ang bilihin. Hindi kagaya nung panahon ni Presidente Duterte, yung mga basic goods, even yung gulay, umabot ng 11% ang inflation rate. Oh, eh paano mong ikukumpara mo, napakaganda ng mga polisiya at maganda ang programa ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi naman sila mahirap eh. Magre-reklamo sila, ang mahal ng bigas. 50 pesos ang kilo. Pero yung 50 na yan, pagkain na ng buong pamilya nila sa loob ng dalawang araw. Ay kung tatlo lang sila, eh tatlong araw yan na pagkain ng buong pamilya. Hindi sila na doon, nagre-reklamo sila doon sa halaga ng bigas. Pero doon sa 200 piso na kape ng Starbucks, hindi sila nagre-reklamo. Doon sa isang boteng 300 pesos ng lotion na ilalagay nila sa katawan nila, hindi sila nagre-reklamo. Doon sa sigarilyong 100 pesos na isang pakete, hindi sila nagre-reklamo. Doon sa alak na naghahalaga ng pinakamura na local, eh 200 pesos, hindi sila nagre-reklamo. Pero yung bigas, nakakainin ng buong pamilya nila sa loob ng dalawa o tatlong araw, nagre-reklamo sila. So it's all in the mind, yung pagre-reklamo na yan. It's just a mindset. Eh, nakita nyo, ang bigas sa Hong Kong, 160 pesos per kilo, ang equivalent sa pesos. Sa Singapore, ganun din, 150 pesos per kilo, ang equivalent. Eh, dito nga sa atin, 46 pesos, ano pa nire-reklamo nyo? Ang pinakamaganda pa niyan, napigilan natin ang bulusok pataas ng presyo ng mga basic goods. Ang ating inflation rate ngayon ay 2.8%. Noong nakaraang taon ay 2.3%. So bahagya lamang na tumaas ang bilihin. Hindi kagaya nung panahon ni Presidente Duterte, yung mga basic goods, even yung gulay, umabot ng 11% ang inflation rate. Oh, eh paano mong ikukumpara mo, napakaganda ng mga polisiya at maganda ang programa ni Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, sa katanungan naman na kung ano-ano yung mga programa na ginagawa ko, gusto kong linawin ito na hindi ako implementing agency. I am a presidential advisor and lahat ng aking mga suggestion, lahat ng aking mga guideline na nasa isipan, lahat ng aming mga napag-aaralan, yan ay sinisumiti ko sa presidente. At yan ay nasa discretion ng presidente kung kanya ipatutupad o hindi. Hindi ako pwede magsalita kung ano-ano yung mga aking isinumite. Sapagkat ayoko mag-claim ng credit kung halimbawang yun pala ay ginawa. Talaga naman i-claim yung credit, eh siyempre yung president, it's all under the name of the president. Hindi ko pwede nilalabang, naging programa ko yan, ganyan. Hindi, all of these are the programs of President Marcos. No credit grabbing. Ngayon, hindi rin naman po pwede na isinumite ko itong ganito ng mga suggestion, ganyan. Eh, hindi naman in-implement ni presidente. Oh, ano naman sisihin ko yung presidente ko? Natural, di hindi ako magsasabi kung ano-ano yan because that is just between me and the office of the president. Depende na sa kanila yun, how they will appreciate and evaluate my suggestions, my submissions. Kaya pag tinatanong nila ako kung ano raw yung aking accomplishment, teka muna, presidential advisor ako. Hindi ako pwedeng mag-claim ng credit. Hindi ako implementing agency. Sir, one last na lang from my end. Sir, alam naman natin na yung mga anti-poverty program ng present administration in support sa presidente sa AIX, sa Portis, and now pinundukan ng Kongreso ang food stamp at saka yung ACAP program. Oh. What is your take on this? Yun na nga eh. Ipinagpatuloy sa kahilingan na rin ng mga kongresista ay ipinagpatuloy ng DSWD yung 4Ps. Although
naging usap-usapan din na siguro dapat ay yung iba, dahil nagkaroon na ng malawakang trabaho, ay yung iba siguro ay dapat ay reviewin kung dapat pa sila kasama sa focus. So initially, merong dapat na natanggal dyan. Kaya lang, hiniling ng mga kongresista na huwag munang tanggalin sapagkat hindi pa sila totally nakaahon. Well, ang ating employment rate ngayon ay tumaas muli ng 96.1%. The highest in 18 years. In 2023, in the last quarter of 2023, yan ay naging 95.6%. So, ang inaasahan natin dati ay dahil na nagkaroon ng Pasko, ay nagkaroon ng search of casual and temporary work. Kaya tumaas ng 95.6. Eh, itong first quarter ng 2024, sa halip na ang inaasahan ay bumaba, ay lalong tumaas, naging 96.1. Kasi dumadami ang nagbubukas ng negosyo. Dumadami ang job generation. In fact, ang huling pagka-review ko ng datos ng employment ay napakarami, more than 60% ng employment ay sanhi ng mga micro, small, and medium enterprises. Na yun ang ini-encourage natin ngayon. Sapagkat noong panahon ng pandemya, ay maraming nagsipagsara ng mga negosyo because of the unreasonable lockdown policy of the IATF at that time. Eh, pag upo ni Presidente Bongbong Marcos, inalis niya yung mga lockdown-lockdown. Kaya nabuhay muli ang industriya, ang negosyo. Kaya tayo ay nagkaroon ng noong 2023, nagkaroon tayo ng 95.6 na employment rate na ngayon ay lalong tumaas. Kasi marami na rin pumasok ng mga foreign investments. Noong year 2023 ay more than 200 billion ang pumasok ng worth of investments. At itong first quarter ng 2024 ay nasa 160 billion na ang panibagong pumasok na investments. And for this, you can ask the Board of Investments or ang DTI upang malaman nyo kung ano-ano yung mga kumpanya niyan at kung ano-ano mga negosyo ang kanilang mga naitayo. Ayoko naman pangunahan ng DTI at saka yung Board of Investments. Since you are journalist, you will be entertained if you will go to these agencies. Nasa Department of Finance din kasi hawak nila ang Board of Investments.